Welcome to my channel. Hi guys, welcome to my channel. Day 2. Hi guys, welcome to my channel. First time kong magvlog. Ewan ko kung ano yung nag-udyok sa akin, bakit ko gustong magvlog. Pero let's see. Tignan na lang natin sa mga susunod kong videos. So, sana supportahan niyo ako, guys. And don't judge me. Hindi ako professional vlogger na hindi kagaya ng iba. At sana support lang tayo sa isa. Let's go! So, ang naisip kong first vlog video ko is siyempre, para sa mga hindi nakakakilala sa akin, gusto ko na mas makilala pa nila ako. At kung ano yung mga kahiligan ko sa buhay, sa mga bagay-bagay. At ayun ang 20 facts about me. My name is Luis Diane Resentes at yun ang real name ko, no middle initial. So, yun, LDR for my initial. Fact number 2, my nickname. Ang nickname ko, iba-iba yung nickname ko, madami sa totoo lang. Sa family ko, ang nickname ko is Bem. Tapos, shout out sa mga family ko, Resentes family and Dosa family. Tapos, sa school, join ako ng SSG, yung Supreme Student Government. Pinangalanan ako noon ng Yani. Siguro para mas ma-attract yung mga estudyante noon sa name na Yani. Kaya ayun yung pinangalan sa akin. Malapit-lapit sa Dayan, Yani. Nice. Tapos pangatlong nickname ko is yung sa nag-work ako sa isang fast food chain. Tapos dahil common daw yung Dayan na name, ipinangalan sa akin ng isang HR doon na Luis. Kaya ang tawag sa akin ng mga ka-crew ko noon is Luis. Kaya iba-iba sa family ko, Ben. Sa old school ko, which is yung nung high school pa, is Yani. Tapos yung iba, Luis. Yung iba, ngayon, college, mga kaklase ko is Resentes na yung kung ano-ano, Luis, Dayan, may Resentes. Ayun. Fact number 3. Pinanganak ako sa Quezon City pero lumaki ako sa Montalban. Sama ko si Mama ko doon nung ano, actually kami lang ni Mama talaga. Ever since nung bata pa ako, si Mama lang ang kasama ko sa buhay. And ayun, nandun kami sa Montalban dahil nagpagawa siya ng bahay noon dati. So, kaya doon na talaga ako lumaki sa Montalban. Fact number 4. Ngayon naman, share ko sa inyo guys, na dito na ako nag-stay sa bahay ng boyfriend ko, si AJ. Dito na ako sa family side niya. Dahil, ang kwento niyan, nagdo-dorm kasi ako dati. Yun nga yung nag-work pa ako sa isang fast food chain. Then, nag-aaral ako sa Manila. And then, ang kaso niya, nagmahal yung dorm. And then, hindi ko na talaga kaya i-afford yon. Kaya, nag-decide si mama ni AJ na patirahin na lang ako dito sa kanila. And talagang super welcome ako dito sa family nila. And proud na proud ako. Proud na proud ako dahil sila nag-welcome talaga sa akin ng bongga. Yung talagang hindi talaga nila ako, hindi ako others sa kanila. Talagang welcome ako sa family nila. Kaya salamat sa Silva family. Shout out! Fact number 5. Kung kailan ako pinanganak. My birthday was August 5, 1998. So, huwag niyo nang kukuntutin yung edad ko. Sabihin ko na mamaya. Fact number 6. Ito na yung edad ko. 22 years old na po ako. Pero mukha akong bata. Napagkakamalan akong
16. What? Di ba? Minsan nga, diba netong pandemic, kapag sa mga malls, pupunta ako sa mga malls, supermarket, papasok ako doon para lang may bilhin ako. Tapos, sasabihin ng guard, ilang taon ka na? Nung nakaraan, 21 ako. Sinabi ko, 21 years old po. Hinarang pa ako, parang, ha? Parang ayaw mo maniwalang 21 years old ako. Tapos, syempre, mukha kasi akong bata. Tapos, ang liit na itong boses ko. Kaya parang, ayun, hiningan pa niya ako ng ID. Buti na lang may ID akong dala. Kaya, kapasok ako. Fact number 7. And my favorite colors are pink, blue, yung blue may pagka light blue, tapos violet. Yun lang yung favorite colors ko. Fact number 8, favorite drinks. Marami akong favorite drinks, pero yung special one talaga na talagang nakakapag-relax sa katawan ko is yung Coke. Super. RC. Yung mga ganyan. Bawal yan sa katawan. Nagka-UTI na ako dahil ganyan. Yung nga, nag-work ako sa fast food chain. Puro Coke ako ng Coke kada break ko nun. Kaya nagka-UTI ako. Pero, okay naman. Coke is life pa rin. Huwag kagayahin. Fact number 9. Ito na, i-share ko sa inyo. Naging working student ako, kagaya ng minimension ko kanina pa. Naging working student ako sa isang fast food chain, hindi yung McDonald's. And 2 years and 6 months din akong nagbigay serbisyo sa McDonald's. And I'm so happy and ang dami kong natutunan sa McDonald's. I am the one, the way your time don't need. Shout out sa mga kakuro ko dyan, managers, RM, Ma'am Jubel. Keep safe po sa inyo lahat. Fact number 10. Only child po ako sa kay mama. And then, may half-sister po ako sa side ni papa. Ang half-sister ko, ito. Si Lian Mendoza. Shout out sa'yo, sis. Si Lian, hindi ko pa siya nami-meet ever since, pero nakakausap ko na siya through chat, video call, and sana ma-meet ko siya soon after this pandemic, makapag-bakasyon tayo together with Tita Yonicel. Shout out din sa'yo, Tita. Fact number 11. Graduation ko na sana. Kumbaga, dapat graduate na ako. Kaya lang, nagkaroon nga ng pandemic, kaya hindi natuloy yung aming graduation rites. Sana, hopefully, mag-back to normal na ang lahat para matuloy sana yung graduation namin. Shout out sa mga Batch 2020 accountancy students. Love you all. Pero, after kasi ng graduation, marami pa kaming pagdadaanan, which is yung aming integration exam sa mga accountancy students. Alam nila yan. Kaya sana, good luck sa ating lahat. Maipasa sana natin yon para tuloy-tuloy ang ating future. Fact number 12. Mahilig ako sa maaanghang na pagkain. Basta may sili, kahit anong sili, labuyo o yung siling green. Ayos na ayos sa akin yan. Ang pizza ko gusto ko may hot sauce. Lahat, basta maanghang. Ewan ko ba, parang nakaka-excite kasi kapag ka maanghang yung pagkain. Parang may thrill sa bibig ko. Parang kahit wala akong panlasa, basta may anghang. Pasok sa akin yan. Nice. Fact number 13. Ito, disclaimer lang, hindi ako nagmamayabang, pero maraming nagsasabi, charot, maraming nagsasabi, and sumasali na rin ako sa mga ganito. Isa po akong mang-aawit, mahilig po akong kumanta, hindi ko masasabing marunong,
ay hindi ko marunong pero hindi ko masasabing magaling na magaling talaga. Mahilig lang ako kung kumanta. Yeah. And siguro nafi-fit lang yung mga kanta sa boses ko kaya nasasabi nilang marunong ay magaling akong kumanta. Fact number 14. Marunong din akong mag-act. Bukod sa singing, nag-acting din ako. Nag-start ako mag-act simula po nung grade 4 pa lang ako. Sumali ako sa isang dramatic guild theater workshop. And then doon ko, sa sarili ko, doon ko na napagtanto na ang galing ko rin pala umarte. And sa genre ng pag-acting, dramatic ang pinaka-ano ko. Ayoko mag-sample. Saka na yun, baka makapag-upload ako ng sample video ko dito. And abangan niyo yan. Fact number 15. Mahilig ako sa mga horror movies or yung mga intense movies. Mahilig ako sa horror, pero kapag nanood na ako, ako yung sigaw ng sigaw talaga. At saka tili talaga ng tili. As in yung kapag nasa sinehan ka talaga, hahanapin talaga ng mga tao kung saan yung sigaw na yun. Yeah. Yun. Ang may napanood ako lately lang, kailan ba yun? Basta nung last na napanood kong movie, hindi siya movie. Ano ba tawag dun? Series. Ayun, may napanood akong series dahil nga, ayun, wala kaming ginagawa tuwing weekends dito. Nag-movies kami ng mga kapatid ni AJ, ng boyfriend ko. Napanood namin yung Class 3A. Try i-ano ko dito. Super recommended, ang ganda niya. Episode, hanggang episode 10 lang siya, pero ang daming lessons na makukuha, especially sa mga estudyante dyan. Maraming matututunan doon. Magaling din yung teacher na nag-act doon. Fact number 16. Nakakaintindi ako ng mga Bisaya. Nakakaintindi pero hindi nakakapagsalita. May ganun ba? Parang ako lang eh. Nakakaintindi ako kapag may nagsasalita ng Bisaya dyan, pero hindi ko kaya siyang isalita. Ewan ko ba, hirap akong magsalita ng Bisaya, pero super nakakaintindi ako ng Bisaya. Galing ha? Pero hindi naman yung lahat talaga ng language na iintindihan ko. May mga kasi Bisaya na language na mahihirap nang intindihan, yung malalalim na. I am the one, the way you're standing. Parang sa Tagalog, ano lang, Tagalog languages, so Filipino languages, may mga Filipino language na hindi rin ako alam, yung malalalim na salita na. Parang ganun din sa Bisaya. Fact number 17, favorite ulam. Favorite ulam ko, yung talagang sinigang. Siyempre, dahil mahilig ako sa maanghang, sinigang na maanghang. Yung maraming siling green. At saka sobrang asin. Kaya si nanay, yung mama ni AJ, lagi siya nagluluto ng sinigang dito. Kaya super love na love. Dahil ko pabuntis kung mag-ano sa sabaw. Fact number 18. Anong klase akong tropa? Hindi ko rin alam eh, pero sige, share ko para sa pananaw ko. Siguro, yung mga tropa ko dyan, shout out sa inyo, ang dami nyo, pero para sa akin, anong klase akong tropa? Ako yung madamdamin. Mabait. Siyempre, mabait ako. Ano pa ba ang klase ng tropa? Yun nga, madamdamin. Kasi minsan, kapag halimbawa may nasabi na sa akin yung tao, sobrang grabe na yung effect nun sa akin. Mabilisan lang akong umiyak. And alam nila yan. Especially Jerry Lynn, alam niya yan. Shout out sa'yo, Beth. At, pero, ako yung klase ng kaibigan na kapag may kailangan ka, pwedeng-pwede mo akong lapitan. Promise. Wag lang sa pera kasi wala rin ako niyan eh. Basta kapag kailangan lang ng advices, yun, nandun ako. Fact number 19. May boyfriend na po ako, kasasabi ko lang kanina, yun nga, nag-stay na ako sa kanila, sa family side niya. And ang boyfriend ko ay si, parang pinag-iisipan pa, no? Ang boyfriend ko ay si AJ Silva. Yan. Ilang months na tayo? July.
29 months na po kami and two years and 5 months na kami. And getting stronger at AJ, kung nanonood ka man. Charot. At AJ, salamat sa lahat talaga. Saka na magdrama. Basta salamat. I love you. Pack number 20. Ito na yung pinaka-last. Pero hindi naman nakakaano. Mas active ako sa Facebook, Instagram, and YouTube. Wala akong Twitter. May Twitter ako before, pero hindi ko alam. Nakalimutan ko lang yung password. Tsaka din ako active. Sa Instagram na lang ako nakikibalita ng mga chismis sa artista. Tapos, yung mga Twitter kasi minsan nasha-share naman na sa Facebook. Yun. Yung active ko sa Facebook, Instagram, and YouTube, hindi yung tipong magpo-post ako ng magpo-post ng mga pictures or ng mga opinions ko. Hindi naman ganun. Yung ano lang, scroll-scroll lang, especially sa Facebook. Tapos sa YouTube, manonood lang na sa mga vlogs kapag after sa work. Tapos sa Instagram naman, ang ginagawa ko, ayun, scroll down din. So ayun guys, nalaman nyo na kung ano yung mga importanteng bagay sa akin. Nalaman nyo na rin kung ano yung mga kinahihiligan ko. At sana naging transparent ako sa inyo. Sana mas nakilala nyo ako ng maigi. At kung gusto nyo pa akong mas makilala, please like, share, and subscribe to my channel. See you on my next vlog!